Ah, nagbula. Isang tayo nagbula. Sayang ano? Sayang ang pinya. Ako po kasi ano, siguro po, nag-struggle ako sa knowledge ko. Knowledge ko. I used to believe it. Ka dahil anong factor kung bakit confused ka na dun sa isang paniniwala na existence na tayo nagsimula sa so-called God. Okay? Anong factor bakit ikaw nakukonfuse sa Aaron? Siguro po ano, sa kakulangan po nung ano, siguro po yung faith is not that strong like before. So, ang pinaka-factor kung bakit hindi ka naniniwala sa so-called God na creator na... No, I didn't say that. Naniniwala po. Okay. Pero... Okay. Pero it's, ano po, parang medyo malabo po siya ngayon. Because of your faith. Parang there's still doubts po and questions. Ah, maraming doubts and questions. Pwede parang, ba namin makuha o kahit paano magpakinggan yung kahit dalawang doubts na yan? Una. Yung doubt po, first doubt po is parang, Sa'yo ang pananaw lang ha? Pero marami po kasing doubt pero I can't think. Yung isa na lang, pinaka-factor. Siguro po ano, it connects po my, connects with my... No offense po, part po ba kayo ng LGBT? Yes po. Kayo nga pa. Yes po. Yung parang yun po eh, kasi parang... isa po siya sa... Aba. Kasi talaga na parang... Anong hirap kasi... Parang office ka doon. Ano, ako po, part po ko na accepted that po. Tsaka, pero ano po, parang isa po yun sa mga factor na, kasi I used to be with that. Ano sinabi po kasi, parang yung hindi po accepted. May discrimination. Parang yun po, parang isa po siya sa mga factor na, ay, parang gusto maniwala, pero dahil ang Christianity, pagdating sa LGBT, medyo, discrimination. Okay, alam ko na. Si Ruben, sa tingin mo, bakit ay saan tayo nagmula? Yun ang tanong natin. Sa tingin mo, sa'yo. Kung sa tanong nyo po na kung saan tayo sa kanya, sabi niya, pero very confused pa siya. Ayun, kung sa tanong nyo kung saan tayo nagmula, madami kasing theories. Yes, maraming theories. Yes, maraming theories. May big-time theories. Yan, tas yung... Charles Darwin Evolution. Tas yung kay God, na God has created everything. Yes, God has created the world and everything in it. Okay. Tapos, ayun, alam ko, mahirap lang maniwala kasi nga, di ba yung Big Bang theory, parang siya yung theory na Big Bang, parang siya yung pinaka, ano ba, major, parang pinaka preferable muna kasi nga ang daming evidences na supported by science. Okay, scientifical evidence. Ayun. So therefore, ang parang nakikita kong conclusion pagdating sa iyong pamantayan, kung saan tayo nagmula, scientifically, evidence. Undecided. Ano pa rin kay God, tsaka sa science. Kasi Christian ako. Okay. So, ibig sabihin parang ang dating, naniniwala kang nilikha tayo ng Diyos, pero naniniwala ka rin na by evidence, scientifically evidence, naniniwala ka rin. So, parang pipiliki. Parang ang dating hap. Okay. Bakit hap? Para sa kanya, tinanong ko siya, bakit confused? Bakit hap? Siyempre, meron dahilan. Siguro yung, siyempre, yung, parang hindi pa ako fully Christian, ganun. Parang hindi mo pa ganun katanggap. Okay. Sa sarili rin. Okay. Tagal na akong Christian, pero hindi pa ako nagpapabaptize, ganun. Okay, good. Si, Vincent. Kumakalimutan sa pangalan. Vincent. Yung akin naman po kasi, meron din sinabi nga na, scientifically, sige, scientifically and according sa Bible. Mas naniniwala po ako sa according sa Bible. Okay, so kasi po as a Christian din po. Mm-hmm. Kina-question ko din po, bakit yung ibang tao ginawa ng Diyos na sinasabi nila na lalaki at babae lang may nakalagay sa Bible. Yes. And paano naman po kami part ng LGBT? Yung mga yan, okay. Na ginawa din ng Diyos at sinabi nila na ang Diyos ay hindi nagkakamali. Okay. So kami ba talaga ay... mali, or ganda. Nasa tao lang na, ayun, nasa isip lang yun ng mga tao. Kaya nag-doubt ako if
totoo ba talaga na genuine yung pinapakita niyan bawat yes bawat ano diba naging Catholic muna kasi ako bago ako naging Christian versus sa Catholic strictly bawal yung LGBT okay ah oh, totoo yun hindi tulad sa Christian if ano ka talaga yung embrace ka nila kasi nga gawa ka ni God so yun dun lang ako nagda-doubt kung bakit yun din yung factor ko okay so now so bigay namin yung opinion namin pagdating sa existence ng tao actually talaga pagdating sa existence ng tao dalawa nagbabanggaan yan creationism yung God create the universe okay, the humanity and the Big Bang Theory na kung saan nagsimula ang time, space, and matter kaya nagkaroon ng life kung doon pa kung titignan natin kung titimbang natin yung dalawang actually isa lang yan eh. Isa lang yan. Kasi ganito yung question saan galing yung smallest building blocks na nagkaroon na nag-expand kaya nagkaroon ng time, space, and matter kaya nagkaroon ng life syempre kine-question ng ibang mga so-called Christian yung ganong argumento hindi nila ma-detect kung saan galing sabi nila galing sa highest form of being na hindi nila matawag-tawag na God kasi nauna, bias sila sa Diyos. Ganun ang atheism. Hindi natin masisip. Una, kanilang pamantayan pagdating sa existence o nakikita o kamayroonan, kailangan titimbangin nila sa pamagitan ng scientific evidence. Tulad ng empirical evidences. Ano yung empirical evidences? Yung senses ng tao. Nakikita ko ba siya? Naririnig ko ba siya? Nalalasap ko ba siya? So kung hindi namin matimbang sa punto na yon, hindi nag-exist yan. Okay? Parang bato. Kaya masasabi natin may bato, may bagay na ganyan, may Jollibee kayo dyan. Kasi nga nakikita, nalalasahan, at nadadama ko siya. So sa kanila, ganun ang Diyos. Parang wala silang makitang concrete evidence pagdating sa science. Pero actually, kung titimbangin lang sa science, actually hindi ubra. Kasi ang Diyos ay espiritu. Hindi sakop ng time. Ano yung time? Past, present, future. Hindi sakop ang Diyos doon. Ano pa? Space, length, width, height. Hindi sakop ang Diyos doon. Matter, solid, liquid, gas. Hindi sakop ang Diyos doon. Yung time, space, and matter at yung lahat ng mga criteria doon, outside ang Diyos doon. Kasi ang Diyos ay espiritu. Okay? So, ang lahat ng bagay, hindi pwedeng magkaroon ng kamayroonan nang walang pinagmulan. Halimbawa, tsinelas. Paano po masasabi na itong tsinelas ay para sa paa kung walang nagkonsepto ng tsinelas para sa paa? Ganon din sa tao. Yung mata niya para makakita, yung tenga para makarinig, yung ilong para makamoy, at yung dila para makalasa. Meron talagang nagkonsepto niyan kung ba may naglagay. Merong intelligent designer na nag-design sa atin. Okay? Para tayo ay mag-exist. Yun ang Diyos. Actually, ito yung bago na discover ng mga scientists. Yung tinasabi nilang ang lahat daw nangyayari dito sa daigdig ay virtual reality lang. Saan nagmula yun? Galing daw sa highest form of being na hindi nila matawag-tawag na Diyos. Mga scientists ito ha. Okay? Yung simulation hypothesis na sinasabi nila na lahat daw ng pag-iilis dyan virtual reality galing daw sa mataas na uri ng being na hindi nila matawag-tawag na Diyos kasi nga atheists nga eh. Hindi sila naniniwala. Ang tawag nila ngayon, nakakatuklas sila, alien. Biruin mo, mga scientists, napakatatalino, hindi naniniwala sa creator, ninyat naniniwala sa mga alien. Kung kami ang tatanungin, actually talaga, meron talagang lumika ng langit at lupa. Kaya lang minsan, ang mga tao hindi makapaniwalang merong lumika, una dahil titimbangin natin, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit inaalaw niya yung mga kapighatian dito sa daigdig? Bakit may taggutom? Bakit ang tao tumatanda? Bakit namamatay? Kung ang Diyos ay perfecto, so therefore, lahat ng magmumula sa Kanya, dapat perfect din. Ang problema, sabi natin tayo nagmula sa Diyos, at ang universe na ito ay nilikha niya, bakit hindi perfect? May black hole, may dead star, may mga meteorite, may mga planetang wasak. Ang mga planeta dyan, hindi na habitable. Okay? Ang mga tao, ganyan. Bakit may LGBT? Yung mga puntong ganun, na kung saan hindi tinatanggap ng Christianity. Actually, ganito yung nangyari. Okay? Ang Diyos, nilikha niya yung universe, perfecto. Ang tao nilikha niya, perfecto. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan niya ng freedom ang tao na mamili kung anong piliin. Di ba si Eva Tagan? Doon sa Garden ng Eden, merong bukod tanging puno. Yung Tree of Life at saka Tree of Death. Kung kinain sana ni Eva Tagan, pinili nila yung Tree of Life, magkakaroon sila ng eternal life. Magkakaroon sila ng genes ng Diyos. Ngunit, itong si Eva Tagan, dahil binigyan nga ng free will, dahil ayaw ng Diyos na maging robot ang tao, ikaw ba, pag umibig ka, gusto mo yung sapilitan? No, gusto mo pusa ka rin umibig sa kanya. Ganun ang Diyos.
gusto niya na itong si Eva tadhankusang piliin ng Diyos. Ang problema, dahil ang tao, binigyan ng free will, ang pinili nila ay yung puno ng kamatayan o yung puno ni Satanas na, na ang pangalan ay mabuti't masama. Na nung kinain nila yon, doon na nagsimula yung kasalanan. Doon na nagsimula yung imperfection. Kaya hindi nyo kasalanan yan. Yung mga nagdi-discriminate sa mga LGBT, mga mangmang. Kasi una, ang sino ba makasalanan? LGBT lang ba? Di ba pati ang lalaki at babae? Lahat tayo, biktima ng kasalanan. At ang kasalanan tinutukoy natin, hindi lang yung LGBT o kaya yung ginagawa natin, nagmumura ka, nagsisinungaling ka, pumapatay ka. Mababang uri ng kasalanan yun. Ang kasalanan tinutukoy ko, yung lahi ni Adan at ni Satanas na taglay-taglay ng tao. Kaya mabuti ka, kaya masama ka, kaya babae ka, kaya hindi, kaya lalaki ka, kaya member ka ng LGBT. Lahat, sabi sa Bible eh, sapagkat lahat ay nagkasala at walang umabot sa kaluwatian ng Diyos. Sino man nagsasabi sa inyo na kayo yung makasalanan lang? Sinungaling sila. Bakit? Hindi nila naunawaan kung ano yung binabasa nila. Kasi wala silang Espiritu Santo. Wala nagpapaliwanag sa kanila. Kaya dinidiin nila kayo, bawal yung LGBT maligtas kasi ang nilikha lang ng Diyos ay lalaki at babae. Tama naman din sila. Ang problema, mali din sila. Kasi hindi lang naman kayo nagkasala. Kami rin. Kaming mga lalaki. Pati mga babae. Actually, nagkasala nga, babae. Sino yung una nagkasala? Babae. Sunod, lalaki. Dadamay nga lang kayo eh. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng mga LGBT? Dahil nung panahon ni Noah, okay? Panahon ng mga, yung mga fallen angel, nagbumaba dito sa daigdig at nakipagpamatok sa magagandang babae dito. Kaya na-alter yung DNA ng tao. Kaya may sinilang na mga giants ng araw, may mga sinilang na mga Nephilim, Titans, hanggang sa may mga sinilang ng yung mga bata, abnormal ng isinilang, meron ng mental capability, hindi na, merong mga batang, alam mo na, yung mga sinilang na putol yung paa, may mga sinilang na LGBT. Kasi dahil sa kasalanan, hindi nyo kasalanan yun. Kundi dahil namana natin, napasa sa atin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namamatay ba ang LGBT? Yes. Namamatay ba yung hindi LGBT? Yes. Namamatay ba yung makasala, yung masasamang tao? Yes. Yung mabubuting tao ba namamatay? Yung bata ba namamatay? So, kung therefore, lahat ay namamatay, so lahat ay makasalanan. Yes. Kasi sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Huwag nila sabihin hindi sila namamatay. Pati sila namamatay, kaya therefore, makasalanan din sila. Bakit namamatay ang tao at gumagawa ng mabuti't masama at bago pa mamatay ay naghihirap, natutorture? Kasi nga dahil dun kay Adan at kay Satanas, napasa sa atin yung lahi. Yung katawan, kaluluwa, espiritu natin, lahi ni Adan at ni Satanas, na siyang kalaban ng Diyos. Iwalay tayo dyan. Iwalay tayo. Lahat ng tao, kay pare, ministro, kay adik, kay hindi, kay bata, kay matanda, lahat dyan makasalanan. Nasa negative. Kahit anong gawin mo, yung mabuti nga, kasalanan sa Diyos eh. Yes. Isaiah 64:6, ang pinakamabuting gawa ng tao, maruming basahan in the sight of God. Lalo na yung masama. Ngayon, pwede bang sila sisihin dahil ang nangyari sa kanila? No. So ano ibig natin sabihin? Ang lahat ay nagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So aminin natin yun. Kaya lalaki ka, kaya hindi. Makasalanan ka talaga. Hindi dahil sa LGBT ako ganito. No. Pati mabuti, makasalanan yung sarapan ng Diyos. Ang tawag natin sa goodness ng tao, Lucifer. Ang tawag sa evil na tao, Satan. Iisa lang yun. Kung, ang tanong, paano tayo makakawala doon sa problema na yung kung Panginoon, kung pati pala yung goodness ko, hindi mo tinatanggap. Kaya naman Kuya Gap, anong solusyon, Pen? Kuya Gap, ikaw, gusto mong dagdagan? Anong solusyon doon? So yun, kumbaga, dahil nga sinasabi natin dito, kumbaga, pinanganap yung problema talaga ng tao, yung pinakaugat, yung genes. Yung genes, yung lahi. Yung lahi na natin na hindi natin nakasalanan na tayo pinanganak ay makasalanan, di ba? Oo, oh, totoo. So ano yun? Yung nga yung lahi na galing kay Adan kay Satanas. So yun yung major na problem ng tao eh, na hindi naunawa ng Christianity. Yes. Diba? So ngayon, ano yung solusyon dyan? Para maalis yung problema natin na lahi na galing kay Adan at kay Satanas. Kasi kung papasok tayo sa tatlong Christianity na three branches, di ba? Like the Roman Catholic, almost 1.2 billion yan, di ba? Tapos yung Protestant, almost 48,000 denomination, di ba? So lumabas pa yung Christian Cog, di ba? 1,000 yan, di ba? So ngayon, hindi na tayo siguro papasok sa kanila kung ano yung solution nyo dyan. Kasi sa ating paniniwala, sa ating belief na kung saan, sinukat natin yung kanilang paniniwala, baluktot. Tinimbang, ulang. Diba? Masakit man sabihin, masakit matanggapin na kung ano yung position nila, kung nasan man sila na religion. Sinasabi natin na
sablay, di ba? Pero mahal natin yan kasi galing tayo dyan, di ba? Biktima lahat. Biktima lahat, di ba? Kasi alam naman natin na nandiyan yung kalaban, di ba? So hindi natin sila masisi kung bakit sila nang ganyan kasi Bible mismo nagsasabi, di ba? 2 Corinthians 4:4, si Satanas kasi hinulag yung isip ng tao para hindi makita yung kaliningan o mabuting balita ng Panginoon, di ba? So ngayon, ano yung mabuting balita ng Panginoon? So yun ang solusyon sa problema natin na makasalanan. Ano yung mabuti na yun? Ano yung mabuting balita na yun? May nagbayad sa ating pagiging makasalanan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan mo, lahat tayo dito, lahat ng taong yung nabubuhay dito, binayaran ni Jesus Christ. Kasi sabi sa Bible, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan at makasalanan para kanino? Para sa atin. Dahil sa habag at laki ng pag-ibig ng Diyos, ginawa niya yun. Uh-huh. Kasi nga alam ng Diyos na tayo bilang makasalanan, wala tayong effort, wala tayong magagawa para makabalik sa piling ng Diyos. Kaya siya na mismo yung gumawa ng paraan. Yes. So ano yung paraan na ginawa niya? Yun, isipin mo yung daan. Diyos, iniwan niya yung posisyon niya. Na kung saan napakalaki, napakawala hanggang yung posisyon niya na yun. Nagkatawan 23 chromosomes sa sinapupunan ni Virgin Mary at naging Jesus Christ. At yun nga, nagdusa, diba? Ano nangyari sa kanya? Tignan mo yung habag at pag-ibig na ginawa niya. Torture, pinagsisunto, pinagsisipaan, nilatigo ng 39 slashes. Sabi ng mga scientists ng mga nagkaral na isang lang. Palo ka lang ng isang latigo, pwede ka na mamatay. Kasi yung latigo na yun, may sima. Na kung saan natatanggal yung mga ano, nakikita yung bulugot, yung mga spinal cord. So ganun katindi yung pag-ibig ng Diyos. At ano ba, nagbuhat siya ng ilang milya para sa atin, di ba? Para sa atin. Ngayon, nanahalis din niya na mabuhat, di ba? Kasi may tumulong na sa kanya, di ba? At ano ba nangyari? Lagyan siya ng corona ng pinit. At finally yun na, nabayubay doon sa kas ng Kalbaryo. So ano yung ano nun? Ano yung essence nun? Ano yung pinaka-substance nun? Yun nga, na tayo bilang makasalanan para maalis yung dahil natin na Adamic nature at saka Satanic nature na sinasabi niya kanina. Panampalatayaan natin. Kasi yung Diyos, yung Panginoon, doon tumitingin sa pananampalataya. Kaya lang, ang problem sa faith, sa pananampalataya, hindi nga naunawaan ng mga Christian denomination. Pero ito, sinasabi natin yung faith. Ang faith, sabihin na natin paniniwala. Ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, paniwalaan natin yung namatay siya at inilibing 2,000 years ago nakakalipas, anong date na ngayon? 2022, diba? May, ewan ko kung anong May na ngayon. So lahat tayo, o lahat tayo dito, paniwalaan natin yung namatay ang Panginoon at inilibing, paniwalaan nyo na nangyari sa inyo yun. Ngayon, once natin pinaniwalaan nyo yung namatay si Cristo, ngayong oras na to, paniwalaan nyo yun na namatay na rin. Kasi yung kabayaran ng taglay-taglay na problema natin na lahi na galing kay Adan. Na pagka sa oras na ito, naunawaan nyo, naintindihan nyo, at pinaniwalaan nyo talaga sa puso't isip nyo, yung namatay si Kristo, namatay na rin kayo. Nangyayari ngayon yun, physical, literal, by faith, sa pumagitan ng pananampalataya o paniniwala. Wala na kayong kasalanan na lahi na galing kay Adan sa pumagitan ng death o kamatayan ni Kristo kung naniniwala kayo. Kasi ayun yung nakikita natin dahil at yes. Solution talaga sa problema ng humanity, ng taibig, pati buong universe, walang iba kundi yung death ni Jesus Christ. At yung death ni Jesus Christ, matindi yan ha, malupit siyan dahil, baga madugo, mabagsik yan. Kasi nga, yung death na yun, hindi lang yung lahi ni Adan ang sinusolusyonan yun, pati yung bunga ng pagiging tao natin na makasalanan, yung mga ginawa natin dahil, simula nagkaisip tayo ng tama at mali, yung nagawa natin nakaraan, ngayon na tinarap, bayad na. Yes. Dahil sa death ni Jesus Christ, kung yeah. Pinaniniwalaan natin. Uh-huh. Ayun yung nakikita natin dyan eh. Yes. Nasilip natin na sa habag ng Panginoon, pinaalam sa atin yun. Yan ang pinakamatindi. Pinakamatindi yun. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Lahat ha, lahat ng pinatawad na, lahat ng kasalanan natin, pinatawad. Sa pumagitan ng death ni Jesus Christ. Matindi yan. Naligo siya ng dugo doon. Ako alis talaga, lumuha talaga ako doon dahil yung naunawa ko na itindihan na yun, yung habag at pag-ibig na ginawa ng Diyos na yun. Kaya ako nandito eh. Kasi yung biyaya ng Diyos na natamasa ko, gusto ko ipahagi na kahit sino man tao na makausap natin, di ba? Na yun nga, kaya kami nandito. So ano yung good news? Ano yung mabuting balita? Yun nga, namatay si Kristo para sa atin lahat. Paniwalaan nyo, nakasama kayo namatay. Ngayong oras na to, kung naniniwala po kayo, sa paningin ng Diyos, harap nyo, patay na kayo. Yung nanay at tatay nyo na wala ng anak. Kasi namatay kayo. Namatay yung lahi, namakasalanan, nagaling kay Adan. At ang good news dan, ang mabuting balita, si Kristo hindi lang natiling namatay, di ba? Kasi yung mga tao,
pag namatay yan, saan mapupunta yan? Diba, ilalagay sa kahon na kung saan kabaong, diba? Tapos finally, saan lalagay? Libingan, diba? So, ang Panginoon sa Kristo, hindi na siya natiling namatay eh. Nilibing din siya. Kaya siya nilibing para sa atin. Paniwalaan nyo, nilibing siya. Nilibing na rin kayo ngayon. Sa harap ng Diyos, nangyayari ngayon yun. Kasi ngayon, Diyos, sabi niya kanina, hindi siya sapat ng time, space, matter. So, once naniwala ka ngayon, sa pagkalibing ni Kristo, wala na kayong kasalanan na lahi na galing kay Satanas. Ano yung nakuha natin na lahi na galing kay Satanas? Yung Espiritu. Kasi yung buong pagkatao natin, katawan, kaluluwa at Espiritu, kaaway ng Diyos yan eh. May destination yan. Yung katawan natin, libingan, yung kaluluwa kapag hindi ligtas, impyerno. Yung Espiritu, second death, ay yung tinatawag na lake of fire. Na pag doon ka napunta, naku, wala ka nang, walang hanggan, di ka na mag-exist. Kaya lang, ang good news nga, hindi tayo hinayaan ng Panginoon na doon tayo mapunta lahat. Kaya ito nga yung message niya, libre, walang bayad. Ang gusto niya, paniwalaan lang natin na yung namatay siya at nilibing, nilibing na rin tayo ngayong oras. Wala na tayong kasalanan ni Kating. At ang good news pa, dahil na ilang ano na tayo, di ba? Nag-abot tayo sa oras, no? Kasi baka may na-istorbo na natin sila at ayun naman talaga, na-istorbo na natin sila. Pero kung, yun nga, kung ano na sila, kung tayo to. Resurrection! Ayun. Tuloy mo. Yung good news, si Kristo hindi lang natin nakalibing. After 3 days, 3 nights, nabuhay siya magbuli. Kaya siya nabuhay magbuli para sa atin din yun. Paniwalaan nyo, nabuhay siya magbuli, nabuhay rin kayo magbuli. Ayun ang tinatawag na born again. Sini lang nakit sa Espiritu, hindi sa laman. Nangyayari ngayon yun sa paningin ng Diyos sa harap niya. Ngayon sa paningin natin, parang walang nangyayari, di ba? At kaya siya muling nabuhay, kasama yun eh, kasama yung sa faith natin na paniwalaan eh. Kasi nga sabi sa Bible, di ba, ni St. Paul, 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago na nilalang. Wala na yung lumang pagkatao natin, namatay na nilibing. At dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon, bago na kayo. At ang good news pa, umakit siya sa langit, di ba? Yung umakit siya sa langit, paniwalaan natin na nasa langit na tayo. Ayun ah, wala, sinisip niya. Kaya sinasabi ni Paul sa Bible, siisip natin yung mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at nilibing, ang tunay nating buhay ay nakatago sa Diyos kasama ng Panginoon Kristo. Hindi ito temporal. Lahat tayo, lahat ng tao, itong katawan natin, mauwi sa ano, sa Alabok, di ba? Okay. So, ang good news, yung umakit sa langit ang Panginoon, nagsubo siya ng Holy Spirit after 10 days. Pero yung Holy Spirit na yun, 2,000 years ago nakakalipas, nandito na yun. Magiging buhay nyo na lang dyan, papasok na yun, para tayo tawaging anak ng Diyos. So, ayun na nakikita ko dan na solution sa problema ng humanity, ng daigdig, pati buong universe. Nawa eh, ang prayer ko eh, bigyan tayo ng habag ng Panginoon naman yan, tingnan natin yun at maunawaan. Kasi konting oras na lang dyan. Okay. Kasi nagyan yung prophecy sa Bible na nagaganap na. Naku, sa Matthew 10:4, di ba? Yung, ayan, halingaw ng tingnan, ayan, between Ukraine and Russia, di ba? Pag naiwan tayo dito, mamamatay tayo dito. Napakadelikado, di ba? Kaya, dagdag ko lang kuya Dad, no? So, saglit na lang ito. So, yung dati, nung hindi pa kayo namamatay, yung buo niyong pagkatawa, bilang makasalanan, hindi pa namamatay nililibing, di ba nagkakaroon ng bagong pagkatao, ang pag-ibig niya sa magulang niya, sa mga kaibigan niyo, may kondisyon yun. Pero dahil kung maniniwala kayo na namatay na yung nagmamahal na may kondisyon, nilibing na yon, meron na kayong bagong pagkatao, umakyat kayo sa langit. At ang Holy Spirit niyo din, Holy Spirit bilang ni Jesus Christ, Holy Spirit pa ng Ama, kasama ng bagong niyong Espiritu, ang magmamahal na sa pamilya niyo, doble. Kasi namatay na kayo, nilibing. Ang nagmamahal dyan, yung buhay nyo, yung Panginoon, yung Ama, na kung saan ang pag-ibig nun, walang kondisyon. Unconditionally, agape lang. Okay? Dahil kung tao lang nagmamahal dyan, delikado yan. May kondisyon yan. Kaya kailangan patayin nyo, nilibing yun. At yung Holy Spirit, na buhay nyo ang magmamahal. At ang may Holy Spirit lang, yun lamang ang kukunin ng Panginoon sa darating na transformation, rapture any moment from now. Andiyan na, manood kayo ng mga balita kung ano nangyayari kasi any moment from now, pwedeng nang magunaw itong daigdig na ito. Alam niyo yung mga scientists ngayon na nag-google sila na sana kahit paano pahingayin natin yung Save Mother Earth na yan. Kaya lang wala talaga na sa prophecy yan. So, kailangan mag-ingat kayo. Binibigyan lang natin kayo o namin kayo ng awareness, maging aware tayo sa nangyayari. Kasi ngayon, yung mga kabataan, hindi na aware sila dyan. Pero, napakapalad nyo. Alam nyo ba sa lahat ng tao dito, napakapalad nyo. Alam nyo LGBT, huwag nyo isipin na para bang wala na kayong pag-asa. Mahal tayo ng Diyos. Mas mahal kayo ng Panginoon. Kasi kayong mas nangangailangan, kasi mas biktima kayo kumpara sa lalaki at saka
babae. Lahat tayo nagkasala, ha? Tsaka okay. Bakit ngayon dahil nandito sila? Kasi nga sa Diyos, wala aksidente. Wala aksidente. Bakit ngayong araw na to, ngayong gabi na to, nandiyan kayo, nandito kami. Sa, nasa predetermined will of God ng Diyos, nakatalaga yes. Na yan. Na maririnig yung mensahe niya na mabuting balita na sinasabi sa Bible, pinakamahalaga daw yun. Kasi pag sinabing pinakamahalaga, wala nang iigit doon. Na yung mabuting balita na ginawa ng Panginoon. Yes.